Hi guys, welcome to Sid Pableo Vlog. So today, may tatanong ako sa sarili ko kasi walang internet burnout dito. So wala talaga akong wifi. Almost 4 hours nang walang ilaw. So kanina pa ako nakaupo dito sa upuan. Nandito ako ngayon sa kusina. Okay? So may papilin dito, may notebook. Ballpen. So, nagsusulat-sulat ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. So, naisipan ko magtanong sa sarili ko. So, ito ay para lang sa sarili ko. Okay? So, what are the things that I can do today to achieve my goals in life? Yan yung tanong. Mag-sit ng plan sa buhay mo. So, sa akin, nagsisit na po ako ng retirement plan ko. Kasi hindi habang buhay na OFW, so may kahinaan tayo. Na almost ako mag-6 years na ako dito, pero ang hirap ng buhay. Kahit ako wala pa akong asawa, pero ramdam ko na yung hirap na dinaranas ko, na malayo sa pamilya, na yung tipong malungkot ka, parang nabibilang lang lahat ng mga saya mo, lahat ng sakit, lahat ng luha nandito na sa akin. Naranasan ko na yan. Kaya ang hirap, diba? Ang hirap maging OFW kung wala kang plan sa buhay mo. So, pangalawa, ay nakapokus ka. Ako, nakapokus ako sa sarili ko kasi nga gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang mag-ipon at nakapokus naman talaga ako sa... Iwan ko pa ka tumiyak ako ngayon. Nakapokus ako kasi ayokong magiging papikat. Ayokong mahihirapan ako balang araw. Ganon. At number 4, work hard. Nagsikap talaga ako para matupad ko yung mga simpleng pangarap ko. Kasi ayoko na mag-abroad. Ayoko na mga ibang bansa. Nahihirapan na ako. At number 5, do it. Kasi mahirap din yung may pangarap ka tapos hindi mo ginagawa, di ba? Ang hirap pag hanggang pangarap ka lang, sasabihin mo may pangarap ako tapos di mo gagawin. Dapat kailangan mo ring gawin. Gawin sa sarili mo na hindi mo kailangan na sabihin mo lang na gusto ko to, gusto kong maabot yung mga pangarap ko tapos hindi mo ginagawa. Useless lang din, di ba? So, ito naman, syempre, ako bilang ako, isang dalaga ako, 27 na, 28 na ako. So, kailangan ko rin ng partner sa buhay ko na yung sasamahan ako sa hirap ng buhay, sa hirap at ginhawa, nandyan siya na hindi ako pababayaan. Yung kasi nahihirapan na yung sarili ko kasi nga syempre nalulungkot ako kasi wala pa akong pamilya, wala pa akong anak, dalaga pa ako. So syempre iniisip ko rin yung pagtanda ko, di ba? Na di ko alam kung sino yung pagkatiwalaan ko. Nawala na ako ng pag-asa na tumingin ng ibang lalaki kasi nasaktan ako sobra kasi yung may nagtiwala ako sa sarili ko, nagtiwala ako sa ibang tao at di ako nagtiwala sa sarili ko. Kaya para akong nawala ng pag-asa. Pero hindi pa rin ako, nakapokus pa rin ako sa mga goal ko sa buhay. Siyempre, nandyan ang Diyos sa akin na alam kong hindi niya ako pababayaan. Kahit na nahihirapan ako. Yung gusto ko na kasi rin magkaroon ng sariling pamilya. Yung tipong may pamilya ako. Kaso nagkamali ako ng pinili. Kasi
Yung taong pinagkatiwalaan ko, pinagpalit ako. Parang, although na, tapos na yun. Pero, syempre, masakit pa rin. Kasi ang hirap ibalik yung tiwala, di ba, sa tao. Yun, ayaw na ayaw ko pa naman sa tao yung sinungaling. Yung tiwala ko na biglang sinira. Ang hirap talaga yung ibalik. Tapos, pang pito po, na makatulong ako sa pamilya ko, na sa abot ng makakaya ko, makatulong ako sa kanila at sa ibang tao. Ganun ako. Yung kung anong meron ako ngayon, sapat na yun para sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa simpleng bagay, makatulong ako sa ibang tao. Kasi mas masarap sa feeling pag makakatulong ka. Yung kahit hindi sila naghingi, bigyan mo, yung ganun. Kasi tinabang-habang buhay na meron kang ganun, di ba? So, di naman natin alam na mawalan tayo. Siyempre, may mga pagkakataon talagang mawalan tayo. Hindi rin natin maiwasan yan. So, yun yung natutunan ko sa buhay ko na kahit anong balakid na dumating sa buhay ko, mga negative na mga nangyari, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Kasi alam ko, ang Diyos ay laging gumagabay sa akin. Na anong hirap na dinanas ko, nagtitiis ako, at kinaya ko lahat. Dahil ganun ako. Ganun ako. Naiyak lang ako minsan kung ano yung mga nangyayari sa akin. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Maraming pong salamat sa mga pakikinig niyo sa akin. Alam ko nagdadrama ako ngayon kasi wala talaga akong magawa. Wala akong magawa ngayon. So, yun lang. Yun yung achieves in goals ko. Yung ano yung ma-achieve ko sa go sa buhay. Kung ano yung magagawin or mga ganyan. Yung mangyayari sa buhay ko. So, salamat po ng marami. God bless po sa inyo. Bye!